Hello everyone! Welcome to Tinor's Kitchen. Gumawa ako nitong jelly dessert na kung tawagin ay Cathedral Window Jelly Dessert. Ang dali lang gawin. Simple lang at kahit wala ka namang rep ay pupwede pa rin mabuo yan. Mas masarap lang talagang kainin pag malamig. At para sa gulaman, maglalagay lang ako ng 1 teaspoon buko pandan jelly powder, 1 cup ng water, 1 tablespoon sugar. Hahaluin ko lang hanggang sa matunaw yung sugar at saka yung jelly powder. At saka ko lang painitin sandali hanggang matunaw lang yung sugar at saka yung jelly powder niya. Hindi natin to kailangan pakuluan. Pag medyo mainit na ay hanguin na natin, ilagay natin sa isang bowl at palamigin hanggang sa mabuo na yung jelly. Ganyan din ang gagawin natin procedure sa mga natitira pang iba't ibang kulay na jelly. Hintayin lang natin lumamig lahat hanggang sa mag-firm. So ito ready na yan, pupwede na natin tong ikat. Medyo malalaking cube ang gagawin kong hiwa dito. Nasa sa inyo na yon kung gano'ng kalaki or kaliit nyo gustong hiwain itong jelly. Mas maraming kulay nga pala ng jelly ay mas maganda. At para maging creamy yung aking jelly dessert ay pagsasama-samahin ko ang half cup ng all-purpose cream, half cup ng evaporated at saka half cup ng condensed milk. Tamang-tama lang yung tamis nito para sa akin, tsaka mag-a-add tayo ng 1.5 cup ng water. Bali, ito yung pinagtakalan ko ng condensed milk, sayang naman yung naiiwan dun. Kaya yun na rin ang pinaglagyan ko ng tubig. Then mag-add tayo ng 1 pack ng unflavored jelly powder. Haluin lang natin hanggang sa matunaw yung jelly powder. Ngayon paiinitin ko rin to, hindi ko rin kailangan pakuluan. Matunaw lang yung jelly at saka yung condensed milk ay okay na. So medyo mainit na to, okay na yan. Ilalagay ko lang yung kalahati ng aking jelly dito sa ilalim ng aking pan. At saka ako ibubuhos itong aking cream mixture. Then maglalayer uli ako ng jelly at ibubuhos ko na yung natitirang cream mixture. Bali, bibilisan natin kasi ang bilis nitong mabuo. Ayan, halos konting hangin lang ay mabubuo na itong aking jelly. Scatter ko lang and then i-add ko na yung natitira kong jelly sa ibabaw. Pagkatapos niyan ay hahayaan ko lang lumamig dito and then ilalagay ko na sa rep. Ayan, sobrang bilis mabuo yan dahil nga ang dami kong nilagay na jelly. Kailangan kasi marami para firm na firm yan. At pagkatapos ng 3 oras na nasarap yung aking jelly ay ready to eat na to. Bago ko palang ilagay ito sa ref ay talagang buo na siya. Bali, pinalamig ko na lang. Ang bilis nga kasing mabuo. Okay, slice na natin. Ayan, ang ganda-ganda na niyang tingnan. Pero syempre, masarap din yan dahil nga sa cream mixture. Bali, makunat lahat yan, yung ginawa kong gulaman at saka yung cream jelly. Malasang malasa na rin yan kahit hindi ko yan nalagyan ng vanilla. Simpleng dessert na po pwede natin kainin sa simpleng araw. Siguradong magugustuhan niya ng mga kids nyo. Halika, tikman na natin. Tamang-tama lang yung amount na inilagay natin jelly powder dahil hindi siya masyadong matigas at hindi rin siya masyadong malambot. Ang sarap, lasang-lasa yung buko pandan at saka yung cream. Okay, don't forget to subscribe to my YouTube channel at Tinor's Kitchen. Click the notification bell for my latest updates. Enjoy and thank you for watching!